at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga bata. Hi guys! Hi everyone! Hi my friends! Hi kayoutuber! This is Kimidora Vieira. Hello everyone! So ngayong gabi, tunghayan po natin ang totoong buhay ni Berto o aka Batek na ginampanan ni Super Tikla. Laking hirap ito si Batek. Tanging mamang lang niya ang naghanap buhay. Tuwing naghanap buhay yung mamang niya, isinasamantala naman ito ng kuya niya na si Jesus. Kinukuha lahat ng ipon ng mamang nila at sabi niya wag nga kukunin kasi nga pambili nila yun ng pagkain, pero itong kuya niya is pasaway talaga at anuhin pa niya ang kapatid niya na wag sasabihin, kung hindi alagot talaga siya. Nung umuwi yung mamang nila, daladala na yung pagkain, si Berto na yung bahala doon sa pagkain kasama yung mga kapatid pa nila. Nung malaman ng mamang nila na wala na yung ipon, ubos talaga, gawang ang kinuha ng kuya nila, sinabi niya ang totoo na yung kuya Jesus niya ang kumuha sa ipon ng mamang niya. Kaso hindi ito naniwala yung mamang nila kasi nga may trabaho itong kuya niya at bakit naman gagawin is mabait nga itong kuya Jesus nila. Walang magawa si Berto kasi nga hindi naniniwala yung mamang nila. Sinasaktan ito si Berto ng mama niya. Hindi na nakayanan ni Berto kasi nga minamartilyo siya ng mamang niya. Hanggang sa lumayas itong si Berto at napadpad sa Quiapo. 13 years old pa lang yun si Berto. So natuto siya magbalat ng buto hanggang sa bawal naman kasi ang mga bata doon hanggang sa napunta siya sa bahay ampunan. May nag-ampun sa kanya at nakapag-aral siya hanggang grade 4. Tapos umuwi ito si Berto doon sa mamang niya. Kaso wala pa rin nangyayari kasi nga malayo talaga ang loob ng mamang ni Berto sa kanya kasi nga yun yung parang di kasi siya naniniwala. Hanggang sa nabalitaan nga ni Berto na yung kuya niya is nakulong kasi nga napagbintangan. So wala kasing mangyayari talaga doon kasi nga hindi kasi mahal si Berto ng mamang niya. Hanggang sa lumayas na naman to si Berto at doon nagtatrabaho na siya bilang isang construction. So naging okay naman siya doon, yun nga lang, itong amo ni Berto is swapang. Hanggang sa narinig ito ni Nanay Tess na ginampan na naman ni Chanda Romero. So inalok siya nito na umalis ka na lang dyan at dito ka na lang sa akin. Ito si Nanay Tess ay may sariling karnabal. So napakabait itong si Nanay Tess. Tinoring si Berto ng parang tunay na anak niya. Hanggang sa doon na umiikot yung buhay ni Berto sa carnival. So syempre, alam naman natin sa carnival is nagpapasaya yun ng mga bata. So marami hanggang sa Santa Claus siya. Kasi wala naman talaga ibang inaano ito si Berto kung hindi magpapasaya lalo na sa mga bata. Uhaw ng pagmamahal ito si Berto ng nanay niya sa pamilya niya. Pero napunuan naman ito ni Nanay Tess. Hanggang sa yung tumagal na talaga doon si Berto sa carnival. Isang araw, nakilala ni Berto si Gloria na ginampan na naman ni Gladys Reyes. Isa din si Gloria doon sa empleyado sa carnival. So hindi nga nagtagal, naging sila. Nagkahulugan sila ng loob ni Berto at ni Gloria. So I mean si Berto is si Batek. Batek na kasi ang pangalan niya. So hanggang sa nagdesisyon itong dalawa na sasabihin na kay Nanay Tess na magsama sila. Pero hindi pumayag si Nanay Tess na magsama sila. Halip, siya ang nagsabi na magpapakasal at siya na yung bahala sa gastos sa dalawa. Keso nga, mas maganda yung pakasal bago magsama. Pagkatapos kinasal si Batek at saka si Gloria, umuwi itong dalawa sa Tarlac at doon sila bumuo ng sarili nilang pamilya. Hanggang sa mayroon silang dalawang anak na ang pangalan ay si Robert at saka si Botek. Na si Botek na ginampan na naman ni Diva Montelaba. Okay. So patuloy pa rin yung ni Batek na nagbabasura siya. Although hindi naman sila ganun kahirap, pero sumasideline talaga ito si Batek sa pangbabasura para nga sa mga bata. Kasi gusto talaga niya na pag tuwing Pasko is nagbibigay. Kasi pag
tuwing Pasko, naging Santa Claus na siya. Namimigay siya sa mga bata, lalo na yung mga bata na walang-wala. So, binibigyan niyo yun ng, nagpapasaya talaga siya sa mga bata. Namimigay siya ng mga regalo, in short. So, yung mga anak niya, hanggang sa isang araw, nagpaalam itong si Botek at saka yung maging asawa niya na pupunta nga sila ng Amerika. So, hindi pumayag itong si Batek. Kasi nga, ayaw niya nang magkawatak-watak yung pamilya niya kasi, di ba, yun yung kinagisnan niya. So, yung mama naman nila si Gloria, okay lang yung nanay nila. Kaso nga lang itong si Batek, ayaw na ayaw talaga. Pero walang nagawa itong si Batek kasi nga, doon na talaga si Botek, kasama yung asawa niya sa USA, sa American, doon sila nagpakasal. So, masama ang loob ni Batek kay Botek kasi nga umalis itong si Botek na walang pahintulot galing sa tatay niya ng si Batek. So, dumaan yung mga ilang taon, lumipas ang mga ano pa. So, nabuo na nga yung pamilya ni Botek doon sa Amerika. So, ito naman sila dito sa Pilipinas, is patuloy pa rin yung buhay nila. So, isang araw, itong si Batek is nawalan ng malay kasi nga nagkasakit na siya kasi dahil nga sa pagsusumikap, 'di ba? May pamilya saka yung lalo na yung may iniipon siya para sa mga bata. So napabayaan niya yung kalusugan ni Batek hanggang sa nagkasakit ito sa bato. So dinala ito sa hospital at yun nga sabi ng doktor, mabuti na lang at naagapan at natanggal yung bato. So sabi ni Gloria, Batek, walang-wala tayo ngayon. Kasi 'di ba, ang laki ng bill ng hospital, ganyan. Paano tayo, saan tayo kukuha ng pera? So, alin kaya kung bawasan natin yung ipon mo sa alakansya? Ito naman si Batek, ayaw na ayaw talaga niyang pakialaman yung ipon niya kasi nga para inilalaan talaga niya para sa mga bata sa darating na Pasko. So, namroblema talaga si Gloria, syempre, kasi diba, walang pambayad. Hanggang sa dumating itong si Nanay Tess. Sabi ni Nanay Tess, huwag niyo nang problemahin Gloria at ako na bahala sa bayaran. So, napakabait, napakaswerte talaga nitong dalawa at nakilala nga nila yung si Nanay Tess is naubod ng kabaitan. So, yun nga mga kazay, hanggang sa nailabas na nga itong si Batek sa hospital, pero bili ng doktor is huwag na siyang bumalik sa pagbabasura. Kaso nga lang, talagang matigas talaga ang ulo ni Batek. As in, matigas talaga itong ulo ni Batek. Tapos, itong si Gloria at saka si Batek, umuwi doon sa nanay nila. Doon nang nalaman ni Batek na yung kuya niya is wala na pala, gawa nga ng yun nga. May nangyari. So, yung nanay niya, lalo itong nagalit kay Batek kung nagtampo kasi nga wala na siyang pakialam, hindi nga niya alam kung ano nangyari sa kuya niya. Pero doon binuhos na o sinumbat na ni Batek ang mga pangyayari na wala ngang pagmamahal yung nanay niya sa kanya. So lahat-lahat, sinampal itong si Batek ng nanay niya at talagang wala talaga, samaan talaga sila dalawa ng loob hanggang sa bumalik itong si Batek at saka si Gloria doon sa Tarlac. At yun, patuloy yung buhay nila doon mag-asawa. Tapos wala na silang balita doon sa nanay niya, sa mga kapatid niya na hiwalay. Wala na. So, hanggang sa bumalik nga itong si Batek sa pagpabasura, lihim na lihim lang yun siya, nang babasura pa rin siya para nga sa mga bata. So, nung nalaman ng nanay, ng asawa niya ni si Gloria, tsaka yung anak niya ni si Romeo, diba, pinagbawalan na nga siya. So, nagalit itong si Romeo, pinagbabasag ni Romeo yung mga bote niya, pero umiyak itong si Batek na, kasi nga, diba, yun na yun talaga yung kaligayahan niya, na mamasura para nga sa mga bata. So, yun na siguro yung ano talaga niya na, si Santa Claus kasi siya. Hanggang sa, yun na nga mga kajay, si good thing naman kasi din itong si Batek kasi sa kabila ng lahat, di ba, unti-unti na rin natatanggap ng pamilya niya na ganun talaga siya, nagpapasaya sa siya mga bata, o di ba, wala kasing paglalagyan ng kaligayahan once na napasaya mo yung mga bata, 'di ba? So lalo na sa mga sa Christmas na panahon, 'di ba? So 'di ba, di mo talaga mababayaran yung katuwaan ng bata. So hanggang sa itong si Batek kasi naging okay naman sila, 'di ba? So hanggang itong si Batek is may
tumatawag na i-interviewin siya ng media. Kasi nga, siya yung nanuhan na pinakamatagal na Santa Claus na patuloy pa rin. Kasi matanda na siya, patuloy pa rin siya nagbibigay ng kaligayahan sa mga bata. So, good thing yun. Tapos, tamang-tama din yun na tumawag yung anak niya ng si Butek at napatawad nila yung isa't isa at natanggap na rin ni Batek yung ano sa anak niya. Okay na, naging okay na sila pamilya. Tapos, yun nga mga kazay, kasi naging okay sila mag-ama, tapos na-interview siya sa media, tapos sabi ni Batik sa anak niya, di ba anak, hindi naman kailangan na mag-abroad para sumikat ka, o, tingnan mo ako, di ba parang ano ba, na kasi nga di ba, yun talaga yung kaligayahan ni Batik, siguro yun talaga yung ano niya dito na sa mundo na magpapaligaya siya sa mga bata. So, isang araw, umuwi nga itong si Batik kasama yung asawa niya at yung anak niya. So, yun lang mga kazay, kasi finally, nagkita-kita sila uli mag-ama. Naging okay sila lahat, naging okay yung pamilya nila. Pero, itong si Batik is deep inside, malungkot siya kasi mula nung naano niya yung pamilya niya, lalo na yung nanay niya is 1981 pa. So hanggang ngayon hindi niya na, wala na siyang balita sa mga kapatid niya or lalo na sa nanay niya. So yun, humingi naman si Batik ng tawad at may greeting siya para sa nanay niya ng happy birthday tapos ng Christmas kasi wala na kasi itong balita si Batik sa pamilya niya. Sabi, ilang taon na, matanda na siya ngayon. So, sana mga kazay, may napupulo tayong aral sa ito, sa kwento natin tonight. Kaya, ngayong Pasko, hindi naman natin kailangan na gumastos, di ba, ng bongga. Mas maganda kung mag-share tayo nang hindi naman kailangan ng ano, kahit ano na maibigay natin sa mga tao na nangangailangan, lalo na sa mga bata, di ba? So, kahit sa mga bata. Kasi malaking ano talaga yung pag nakapagpasaya tayo sa mga bata. So, yun lang for tonight. So, sana nagustuhan nyo yung kwento natin for tonight sa buhay ni Berto or aka Batik na ginampanan ni Super Tikla. So, see you on my next vlog. So, salamat po sa lahat. So, happy weekend everyone guys! Bye-bye!